for today's video, gagawa tayo ng pangmalakasang panghatak ng pera. Ito ay pampaswerte gamit ang dahon ng laurel at 8 piraso ng munggo. So, kung papapansin nyo, meron din tayong papel at ballpen. So, susundan nyo ang aking video dahil marami kayong matututunan. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Hi guys! Meron tayo ngayong 1 piraso ng laurel at 8 piraso ng munggo at isang papel. At ang gagawin natin ngayon ay maghahatak tayo ng pera gamit ang mga bagay na ito. So bakit nga ba 8 piraso ng munggo ang kailangan natin? Dahil ito ay sumisimbolo ng mga barya at ang hugis nito ay mga bilog-bilog. At 8 piraso ito dahil sumisimbolo ito ng infinity o walang hanggang katapusan na darating sa iyong pera. So ayun guys, maihanda rin tayong dahon ng laurel dahil isusulat natin dito ang inyong mga kahilingan. So uumpisahan na natin guys, huwag na natin itong patagalin pa. Isusulat nyo dito ang inyong mga pangalan. Pangalan nyo po. Ang inyong mga pangalan at apelyido. So, ayan, hindi masyadong nakikita yung ballpen. Basta dito yung inyong mga pangalan at apelyido po. Ayan po. So, ayan, dito yung inyong mga pangalan at apelyido. At dito naman yung inyong mga birthday. Dito yung inyong mga birthday. Hindi po masyado nagtatabla ng ballpen. Basta dito yung inyong mga birthday. At dito naman sa baba yung inyong kahilingan. Halimbawa, 1 million. Ayan, lalagay ninyo 1 million. Pesos. Hindi talaga siya tinatablan. Basta nasusulat nyo na lamang, okay na po yan. Kahit hindi po siya masyado tinatablan. At lalagyan nyo po siya dyan ng peso sign. Napakadali lamang po yan guys gawin. At ang gagawin pa natin ay isusulat pa natin dito sa papel. Yan, inyong mga pangalan at apelyido. Yung inyong mga birthday. At dito naman yung inyong mga kahilingan. Yan, 1 million. Tapos sa baba, yung word niya. So, ganyan na ganyan lamang po guys ang inyong gagawin. At lalagyan nyo ito ng malaking peso sign sa gitna. Ganyan na ganyan lamang po. At ilalagay nyo na po ito, dahon ng laurel at itong munggo. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. 8 piraso po yan. At ilalagay po natin yan dito sa ibabaw ng laurel. Kung mapapansin nyo po ay magkasing kulay sila. Kaya napakaganda nitong ipagsabay itong dalawa upang gawing pampaswerte. So ang gagawin natin ay ititiklop na po natin ito. Ayan, gumugulong siya guys. Kailangan siyang hawakan mabuti upang hindi siya mahulog. Ganyan na ganyan po ang inyong gagawin. At kapag nahawakan nyo na po ito ay isasara nyo po ang inyong mga kamay at taimtim po kayong humingi ng kung ano man ang inyong mga pabor at kayo na lamang po ang bahala kung anong gusto nyong isipin o hilingin. Titiwalaan nyo lamang po na mangyayari ito at i-visualize nyo kung ano yung mga bagay na gusto nyong makamtan at ibibigay po ito sa inyo. At mag-inhale po kayo ng malalim at mag-exhale ng maluwag. At hayaan nyo na lamang po na magmanifesto ang inyong mga kahilingan gamit ang mga ginawa niyong mga bagay. Dahil napakabisa po ng munggo at ng dahon ng laurel na naghahatak ng pangmalakasang
pera. Paniwalaan nyo lamang po ito, wala pong imposible. Huwag lamang po kayong mag-iisip ng mga negatibo sa inyong paligid o kaya naman sa inyong ginagawa. Dapat sigurado kayo na mangyayari ito. Kaya ayan lamang ito, napakasimple lamang po ito guys. Wala pong kahirap-hirap ito at napakamura lamang ng munggo at dahon ng laurel. So ang gagawin nyo dito ay gagawin nyo ito, pwedeng gawin nyo ito sa araw ng Biyernes o kaya naman Webes. Subalit kung hindi nyo ito magawa ng ganung araw, ay pwede rin namang gagawin nyo ito sa ibang araw. Basta't madaling araw nyo ito gagawin, bandang alas 6 ng umaga. Hindi nyo po ito gagawin ng hapon. Ang paggawa nito ng umaga ay napakaganda at napakabisa dahil naaarawan po tayo at sikat ng araw. At ibibilad nyo po ito sa sikat ng araw kapag nagawa nyo na. At ilalagay po natin dyan sa sinag ng araw. Ayan po, makikita nyo yan. Yan yung bandang alas 6 ngayon. Kaya't nakikita nyo ang aking ginagawa mismo ay alas 6 yan ng umaga. Kaya ilalagay nyo lamang ito sa inyong mga pitaka or wallet na pinaglalagyan nyo ng pera. At pwede nyo itong lagyan ng scotch tape sa gilid o kaya naman Sanrio. Siguraduhin lamang na hindi po siya nakikita ng iba habang ginagawa mo ito dahil mawawala po ang bisa nito. O kaya naman huwag na huwag po itong pahawakan sa iba dahil unti-unting mawawala ang inyong mga kahilingan o ang bisa ng kapangyarihan ng inyong hiniling. Maaring dapat itago nyo ito sa pinaka-sikretong lugar. Meron dapat kayong mga secret boxes. O kaya naman maaaring nyo itong ilagay sa isang malinis na plastic. So ayan lamang. Dapat rin ay panatilihin nating nakikita ang munggo na malinis at ang dahon ng laurel. Pwede nyo na itong palitan pagkatapos ng 1 hanggang 2 buwan. Huwag nyo na po itong paabutin pa ng 1 taon dahil maaaring tuyong-tuyo na po ito. Kapag tuyo na po ang dahon ng laurel at bulok na po ang munggo, ay hindi na po ito tatalab. So, yan lamang po. At bago tayo magtapos ay lagi nyong aabangan ang mga susunod kong video dahil meron tayong mga pasurpresa at GCash giveaway. E sana ay may natutunan kayo sa videong ito. Maraming salamat po. Naway gabayan kayo ng Panginoon at biyayaan pa kayo ng higit sa inyong mga kahilingan. Basta't magtiwala po lamang tayo, tandaan ito ay mga pampaswerte lamang, nasa sa ating mga gawa at mga pagsasakripisyo upang tayo ay swertihin sa buhay. Maraming salamat at God bless.